Magandang araw, naway mapasak mga kapatid natin, mga kapesyano. Tulad sa nasabi ko sa simula, sa ngalan na kailang napagpaglikha na si Allah Subtala, tayo ay magpakupukot sa Kanya, naway ilagay tayo sa udyok o bulong ay sinusumpang sa Satanas. Bakit sinasabi natin na kayo mga Kristiyano ay kapatid niya mga Muslim? Dahil isa ang mga magulang nating pinagmulan, si Iba at si Adan, alayhi salam. Alayhi salam niya. Ibig sabihin natin na sa inyo ay Adam at si Hawa sa Arabic, ang asawa ni Papita Adam, alayhi salam. Muli, mga kababayan, mga kapatid, nandito kami sa inyong gilid-gilid o gitna, dumadayo, nagpapaskali, dahil obligasyon ng bawat isa sa atin ang ipahayag ang kanyang paniniwala. Sabi nga sa ating mga mamaalam na tayong mga Muslim ay mensahero ng mga mensahero. Kasi wala namang propeta ng darating. Kaya tayo ang mag-spread ng mga salita ng mga naunang mga propeta. Hindi natin sinasabing tayo mga propeta. Pero obligasyon ng bawat isa sa atin ang ipahayag ang ating paniniwala. Nandito kami upang ipahayag ang paniniwala sa reliyong Islam. Na naniniwala sa reliyong Islam, ang mga mananampalataya ay tinatawag ng mga Muslim. At ang hindi mananampalataya, sila ay hindi matawag ng mga Muslim. Dahil ang ibig sabihin ng Islam, ang pagsunod, pagsuko, pagtalima sa kagustuhan ng dakilang tagapaglikha. At ang ibig sabihin naman ng Muslim, ang taong sumusuko, sumusunod, tumatalima sa kanyang Panginoon. Kaya ibig sabihin, ang reliyon ng mga Muslim ay Islam. At ang naniniwala sa reliyong Islam, sila ang mga Muslim. Ang mga Muslim ay mayroong mga obligatoring dapat gawin, obligasyon. Una, para matawag ang isang Muslim na mananampalataya, ikaw ang una ay wala kang dapat sambahin maliban sa nag-iisang tagapaglikha. Doon kaya sa dapat para makita ang tawag sa kanya ay ang Allah subhanahu wa ta'ala. Ganon din naman ang tawag ng mga naunang propeta sa kanya. Ang tawag ng naunang propeta sa kanya, ang tawag ni propeta Musa o Moises alayhi salam, ang tawag sa kanyang sinasamba ay Eloy o Elohim, Eloy sa wikang Hebreo. At ang tawag naman ni propeta Jesus alayhi salam sa kanyang Anjil na dalang kasulatan, ang tawag sa kanyang Panginoon ay Eli. Yeah, nung sabi nga sa Biblia na Eli-Eli lama sa baktani. Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? At ang propeta Muhammad alayhi salam, ang huling propeta, inutos ng Allah subtala sa mundong sang katauhan, ang tawag niya sa kanyang sinasamba ay Ilah. Nang pinakamalapit na kahulugan sa salitang ating ginagamit ay Panginoon or Diyos. Yun ang Ilah. Na ang proper name ng Eloy, ang tawag ni propeta Moises sa Hebreo, ang Ili, na ang tawag ni propeta Jesus sa wikang Aramaic, at ang Ilah, na ang tawag ni propeta Muhammad salam sa wikang Arabic, ang proper language niya ay Allah. Ang proper name ay Allah. Bakit proper name ng Allah? Dahil ang Aramaic, ang Hebreo, at ang Arabic ay sister language. Magkakapatid na lingwahe. Mga kapatid, mga kabayan, meron kami mga kunting pa-premium mamaya sa mga nais magtanong ay meron kaming ibibigay sa kanila. Itanong nyo kahit anong klaseng tanong, basta patungkol lamang sa pananampalataya. Tungkol sa mga Muslim at sa iba paman. Maging Quran ang gagamitin natin o maging Biblia. Welcome tayong lahat dito. Christian ka man, may tanong ka tungkol sa Biblia, welcome nandito sa amin. Kasi bang bawat isa sa atin ay naghahanap ng katotohanan. Kaya mga kapatid, yun ang pinakauna obligatory ng isang Muslim ang sambahin ang kanyang tagapaglikha. Kasi ang sabi ng Allah subhanahu sa Quran, sa pinakamalapit na kahulugan sa salitang Tagalog, ang lahat ng kanyang nilikha ay kanyang pagmamayari. At siya ang nagbibigay ng mga biyaya sa nanampalataya at sa hindi na nanampalataya. Kaya Muslim ka man, Kristiyano ka man, Hudyo ka man, Pagano ka man, wala kang pinaniwalaan, ikaw ay mahal pa rin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Bakit? Kasi kung hindi ka mahal ng Allah subhanahu wa ta'ala, ni hangin, hindi ka bibigyan ng hangin.
biyaya sa pang-araw-araw, di ka bibigyan ng biyaya sa pang-araw-araw. Pero meron kang, meron kang natatamasa. Kahit hindi Muslim, ay meron biyaya mula sa Allah. Pero hindi sa pananampalataya. Bakit? Dahil ang sinasabi ng Allah Ta'ala, nasa kanya ang gabay. Kung sino ang nais ng gabayan at kung sino ang nais niyang iligaw. Pero nasa tao pa rin ang gawa. Sabihin nga natin, di ba? Bilang mga tao, sabihin natin, nasa gawa ng tao at ang biyaya nasa taas. Kaya hindi pwedeng puro tayo dasal ng walang gawa. Kailangan natin gumawa. Minsan nga, makikita natin sa mga jeep na lang, sa mga sakayan, nakalagay doon. God is good every time. Ang tanong naman, tayo kaya ay good sa God every time. Di ba? Nang simple lang naman ang hiningi ng Diyos sa atin. Gagamit tayo ng salitang Diyos, ha? Simple naman kanyang hiningi. Tayo ay magdasal sa kanya. Tumanaw ng utang na loob sa kanya mga biyaya. Kaya ang tanong, tayo ba bago matulog? Tayo ba ay nagpasalamat sa kanya mga biyaya sa pag-araw-araw? Kung tayo ba papagising sa umaga, ay tayo ba ay nagpasalamat sa kanya mga biyaya? Tandaan natin ang sinasabi ng Allah sa talas na kamalapit na kahulugan sa Tagalog na ang pagtulog sa gabi ginawa ng dakilang tagapaglikha bilang pansamantalang kamatayan. Kaya kung ano nararamdaman mo sa iyong pagtulog, yan ay aral na tayong lahat ay daranas na kamatayan bilang paalaala. Pagising mo, ibinalik na naman ang iyong kaluluwa. Kaya dapat magpasalamat sa kanya. Kaya pangalawang paniniwala sa ilong Islam, pangalawang haligi, yan ang magdasal sa kanya. Magdasal sa dakilang tagapaglikha at walang katambal. Huwag tayong sumamba sa iba, maliban lamang sa kanya, direkta sa kanya. Bakit? Dahil laging ang mga naunang mga propeta, yan ang ginawa nila.